Meron po akong nakitang post sa Facebook na akala ko ay fake post lang. Makikita po kasi sa photo na nag-uusap si Vice President Sara Duterte at si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom hearing. At ang caption dito, sabi niya, "Kamusta yung performance ko?" And I said, "Best dramatic actor." Sabi niya, "You have to rate me from 1 to 10. Sabi ko, "You're at 12. Kayo na lang yung umintindi. Nakikita nyo naman sa ginagawa niya eh. Kitang-kita." Yan po ang sabi ni Sara Duterte on her father, former President Rodrigo Duterte's performance during the House Quad Committee's 11th public hearing on his administration's bloody war on drugs. Ano kaya to, fake post? Kasi kung totoo ito, ano ba akala ni Sara Duterte? Biro-biro ang lahat? O idinadaan niya na lang sa biro-biro dahil alam niya seryoso ang mga paratang sa tatay niya? At para magpakita ng tapang, dinadaan niya sa biro. Well, kumpara kay Sara Duterte ay biro-biro ang lahat, hindi po para sa majority ng taong bayan na nakita na ang totoo. Dahil hindi po natin pwedeng sabihin na fake news dahil mismong si former president ang umaamin mula sa Senado hanggang sa Quadcom sa mga krimen na inako niya. So kung akala ni Sara Duterte ay matutuwa tayo sa mga pabebe niya, eh hindi na po umuubra yan. Hindi po habang buhay na mauuto nyo ang majority ng sambayan ng Pilipino. Kung akala ni Sara Duterte ay ganun pa rin kalakas ang suporta sa kanya ng taong bayan, well, nakakamali po siya. So kung akala ko peke itong post na to, eh napanood ko po kay Attorney Claire. Ito po ang kanyang tinapik. So sama-sama po nating panoorin at pakinggan ang paliwanag ni Attorney Claire Castro tungkol dito sa mga pabebe ni Vice President Sara Duterte. Let's all watch this. Okay, medyo bago ito mga ka-Claire ha, kasi parang na-interview si VP Sara. Na-interview siya. So, aralin lang natin kung ano ba yung ibig niya sabihin sa kanyang mga salita. Hindi ba? Kasi, ang dating sa akin, parang biro-biro lang lahat sa mga seryosong bagay-bagay, mukhang parang ang dating is hindi nasiseryoso. Diba? Parang ganoon din yung ginawa dati ni ni VP Sara. Yung ano yung ginawa niya dati sa hearing sa budget hearing, remember? Nagdrama-drama din ba noon? Kasi feeling niya, sabi niya, pinopolitika siya. Diba? Hindi siya sasagot, 'di ba? Hayaan na, kung bahala kayo, kung ibibigay niyo yung proposed budget ng OVP, basta ito na. Ba? Ito, nandito na lahat ang aming request. So now, tingnan natin ha, aralin lang natin kung ano ba yung tumatakbo, maaaring tumatakbo. This is not naman conclusive. Siyempre naman tayo marunong magbasa ng utak ng tao. But, tingnan natin kung paano niya ba ito sinabi, ano yung maaaring tumatakbo sa isip niya. Okay? Panoorin natin si VP Sara. Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person, if it's an investigation, you're a witness or an accused. So saksak sinagol na kung sa Bisaya pa ang nagapanghitabo. Now, ganito mga ka-Clear. May binanggit siya dito, di ba? Na hindi niya na alam kung nagagamit ba in aid of legislation yung pag-inquire or parang nag-aakusa na. So tingnan natin ha. Kasi syempre tingnan natin kung ano ba yung nangyari before, no? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Okay? Especially dito kay Senator Leyla de Lima. Kasi kung ito ay nagawa dati kay Senator Leyla de Lima, di ba? Pinagtulungan din ng House at ng asang Senado, malamang alam nila kung paano. Diba? Kasi ginawa na nila before. Okay, tingnan natin, basahin natin ito mga ka-Clear. Parang nagreklamo siya na hindi na nila alam kung ito ba ay ginagamit in aid of legislation.
di ba? In aid of legislation. Kasi, di ba, yung mga pagtatanong, para nag-aakusa na. Pero sabi ko, dapat alam nila to. Bakit? Ginawa nila ito kay Senator Lila De Lima. Di ba? So, pakita ko sa inyo, ha? Pakita ko yung news dito. Okay, yan. So, ito yung reference natin. Ayan, ha? Duterte De Lima will surely go to jail. Okay, this is September 26, 2016. Sabi ko nga, kakaupo niya pa lang halos. Talagang parang dapat mabusalan na yung dapat mabusalan. Otherwise, masisira siya. Especially dito sa mga isisiwalat di umano ni Senator Lila De Lima through her resource persons. Diba? So dito, sabi niya, makukulong talaga siya. Sigurado yan because of the testimonial evidence. Okay, said Duterte on Monday, September 26, during a gathering of journalists covering Malacañang. Sabi ko, diba, kung ikaw ay gagawa ng ganyang klaseng hindi naman pagbabata. In a way, yes. Makukulong talaga siya dahil sa mga isinisiwalat. Hindi ba yung mga journalist magkakaroon niya ng chilling effect para hindi ka na gawing subject matter? So dito, di ba mga ka-clear, sabi ko, ayan o, sinigurado. Sinigurado nila. From last sa Kongreso hanggang sa SOJ, dapat ito ay masampahan ng kaso. Ayan o. Duterte said, the filing of the criminal charges will be done after the Congress hearings. There are currently two being pursued. The House probe focuses on believed drug operations while Senate probe is looking into extrajudicial killings linked to the administration's war on drugs. Diba? After the investigations are finished, I am sure of my evidence, sabi ni Duterte. Ikaw yung nag-una. Diba? Kumbaga, binenga niya lang. Ikaw nang una eh. O di, ito ang gagawin ko sa'yo. Ganun ang dating, diba? You started in Davao, said Duterte, referring De Lima's time as Commission on Human Rights person, chairperson, when she first expressed alarm over summary execution in Davao City. So, tapos sabi niya, hindi niya kilala. Di ba? Hindi niya daw kilala si De Lima. Eh, yun, binanggit na nga niya eh. Okay, so talagang datambakan ng kaso, plenty of charges. So, bakit nagtataka si VP Sara dito sa style? Diba? Ng Kongreso. Eh, kung in aid of legislation man talaga to, wala naman talaga sila magagawa dun. Diba? Kasi meron na nga daw ginagawa tungkol sa EJK, sabi ni Congressman Luistro. Di natin sila mapipigil. Kaya lang, siguro sa pag-iimbestigin nila, may nauungkat. Katulad ng ginawa nga kay Senator Lila De Lima na hindi naman pinigilan ng tatay mo. Diba? Mas matindi rin yun. Bakit? At that time, kay Senator Lila De Lima, walang paggalang ang managtatanong. Pati yung personal na buhay, inukil-kil. Dito pa nga, kahit papano mga kaklis, sa totoo lang, ang laki ng paggalang kay dating Pangulong Duterte. Diba? Sa Senado, sa House. Nangingimi pa nga sila eh. Hindi naman siya, hindi siya binastos doon. Unlike kay Senator Lila. To the max, di ba? Especially, si Attorney Harry Roque, nung nagtatanong siya dito, doon kay Dayan, tungkol sa kanilang love affair. Oh, hindi ba? Kaya nga siya napatalsik doon sa isang party list eh. Si dating, Harry Roque. Pinatalsik siya. Kaya hindi siya nagtagal as congressman. Pinatalsik siya ng party list. Nung pinatalsik siya ng party list, kinuha na siya na spokesperson. Okay, sige, tuloy tayo kay VP Sar. Ma'am, may mga kumalat na video. Ay. You know, the president asked you, I think when you were about to leave na po that time, how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, VP? Imagine mo, anong klaseng performance ba? Di ba? Acting ba talaga to? Dapat ba talaga yun ang tanong? Isip lang naman ako. Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, the best dramatic actor. Sabi niya. Best dramatic actor. Okay? You have to rate me from 1 to 10. Sabi ko, you're a 12. Oh, from 1 to 10, 12 pa yung binigay na score. Dito, over sa galeg, di ba? Oh, yes. Dramatic actor. Kayo na lang yung umintindi, nakikita niya naman sa ginagawa niya eh.
So, ito lang sa akin. Dapat ba ako maalarma, mga ka-clear, sa sinabi niya na best dramatic actor ang kanyang ama? Tapos, yung paano magsalita si VP Sara dito, parang may pang tutuya. Diba? Although maganda yung mukha niya, ha? Maganda naman yung expression niya. Kaya lang, para siyang taunting. Parang tinutuya niya. Hindi naman tatay niya yung tinutuya niya, eh. The way I see it, mas tinutuya nila yung Quadcom. Bakit? Napakaseryosong usapin ito tungkol sa buhay na nawala, di ba? Na liquidate, na abuso. Pero dinadrama-drama lang. Yung performance, dinadrama-drama lang. So, pag sinabi mong best dramatic actor, saan parte? Di ba? Kay Senator Lila de Lima ba? Nung inambahan ng suntok? O kay Senator Tillanes na gustong hampasin, no? Gustong batuhin ng mic? O sa lahat? Di ba? Kasi kung best dramatic actor ka, lumalabas, lahat ng sinabi mo, scripted. Di ba? Script lang lahat. So, kung scripted lahat ito, ano na paniniwalaan namin? Ano na paniniwalaan namin sa mga sinasabi ng mga Duterte? Okay? So, wala bang paggalang? When she said best dramatic actor, tapos performance, lumalabas man bang kaka-clear na ang mga Duterte kung may paggalang pa ba sa ginagawang pag-hearing? O wala? Diba? Parang puro acting lang lahat nangyayari. Diba? Pero ako, mga ka-clear, yung sinasabi niya, yung inaako niya yung mga ginawa, ang basa ko doon, totoo yun. Totoo yun. Diba? Ang basa ko doon, totoo yun. Kasi paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya nagkakamali. Paulit-ulit niya nare-recall. Diba? So, saka wala siyang kimi na aminin. Hindi siya nahihiya na aminin yung ginawa niya. Bakit? Kasi ito, way back 2014, diba, nung siya ay na-imbitahan niya sa Senado, patungkol kay David Bangayan, kasi parang itinuturo si Pulong Duterte na parte ito, parte si Pulong Duterte nung rice smuggler na si David Bangayan, alias David Sontan, or David Tan. Okay, so, yung tingin ko, medyo may acting yon. Kasi pinakita niya, nagalit siya kay David Bangayan, David Tan, David, oo, Davidson Bangayan or David Tan, na taga Davao. Diba? So, sinabi niya rin doon na balak niyang pugutan ng ulo. Kill. Si Davidson Bangayan. Kasi smuggler. Pero sabi niya, wala na siyang pakialam. Basta pwede niya itong kill. Total, matanda na daw siya. Matanda na siya. Sickly na siya. That's 2014. So, same old statements or narrations hanggang ngayon. Ako na lang kasuhan yung total matanda na ako. Remember during the time na mainit ang war on drugs. Di ba sinasabi niya rin na, eh di, sampay niyo ako ng kaso, di naman ako makukulong kasi 70 years old na ako. Remember that. So may ganun siyang thinking. Diba? Kaya lumalabas dito, inuurot mo talaga, Pangulo Duterte, nasampahan ka ng kaso because you know na pwede kang lumigtas because of your alleged old age and because of your health. Dali eh. Madali yun, mga ka-clear. Diba? Gayahin niya lang yung ginawa. Sabi ko nga, gayahin niya lang yung ginawa ni Senator JPE, Juan Ponce Enrile. Diba? Oh. Ngayon, nasaan na si Pastor Kibulo? Ospital?
Easy. Di ba? Yun yun. So, kaya para sabihin best actor, lahat ba kayo sa pamilya nyo uma-acting? Bakit? May pakita ko sa inyo mga kaklira. Okay, may papakita ko sa inyo. Wait lang, ito. Okay. Ito ha. Tingnan natin kung hindi ba sila pamilya ng mga best actor. Okay. Okay, pakita ko. Hindi ko alam kung nadinig nyo na to or nabasa nyo na to. Pero i-share ko rin. Okay. The Philippine election frontrunner calls his daughter a drama queen for saying she was raped. Okay? Sino yan? Tanan! Tiyang! Okay? Ano ba to? Bato. Parang totoo. Parang totoo ah. Okay, yan. Sabi niya, okay. Rodrigo Duterte, this is April 2016. Okay, bago siya mahalal. Currently leading polls to win next month's Philippines presidential election has poured cold water on his daughter's claim she was raped by describing her as a drama queen. So, kung ang tatay niya, best dramatic actor, si VP Sara pala ay drama queen. Diba? And telling the reporter she can't be raped, she carries a gun. Eh, kung nangyari naman to nung bata siya eh. Ano man yung sinabi kung kailan nangyari. Bata ba siya? May baril na siya? Hello? May baril na ba siya nung bata siya? Diba? Kasi ito, nangyari ito mga ka-clear. Dahil medyo tiniligsa si dating Pangulo Duterte nung nagloko siya or nagbiro siya tungkol dun sa 1989 RAPE of the Australian missionary Jacqueline Hamill. Diba? Kinukwento niya to habang nagtutulumpati siya. Was later killed in the riot. Diba? Lumalabas parang ito ay, yun nga, na RAPE. So sabi ni Duterte dyan at the time, sayang, dapat nauna yung mayor, diba? To do that RAPE. Diba? So, ang dami tumilig sa kanya noon. Kasi napaka-morbid, napaka-walang konsensya, nagbibiro ka pa tungkol sa RAPE. Pasok ngayon to the rescue si VP Sara. Diba? So, sinabi niya, wait. Ayan. Oops, nasa na? Ba't tayo lumap? Ayan. Okay. Ang sabi ni VP Sara noon, I went through it. And I went through it and I do not feel offended by the RAPE joke. So come to the rescue, anak. Di ba? Kaya tinawag siya tuloy na drama queen dahil hindi naman daw niya naranasan mga RAPE. Sabi nung tatay niya. So ang tawag ngayon sa kay VP Sara, drama queen. Ang tawag naman ni VP Sara sa tatay niya, best dramatic actor. So, ay, maliit pala siya. Hindi ko nalakihan. Yan. Okay. Para mas malaki, pakita ko ulit. Yan. Tinawag niya anak niya na drama queen kasi hindi naman daw totoo na RAPE. Okay, Rocky Mountain. Dapat tayo mag-alarm lahat, attorney. Yung ba ang gusto naging government official? Walang seryosohan, drama. Yeah. Yun nga eh. Medyo na-alarma ako doon sa sinabi ni VP Sara na sa akin, parang ang napakaseryosong bagay na ito. Madami ring buhay ang nalagas. Tapos nadramahan lang. Yun lang naman, di ba? Yun lang naman. So, yun nga. Ang tanong ko nga ngayon, pamilya ba sila ng mga dramatista? Dahil even VP Sara ay tinawag na drama queen. Yung dating Pangulong Duterte. Well, anyway, maliban dyan, okay? Maliban dyan. Ha? Meron pa kasing binanggit itong si VP Sara. So, pakinggan natin, ha? Okay. Share ko ulit. Kitang-kita. Ma'am, I know na, of course, you were there at the hearing, of course, nandun din si yung kariwan, si Senator Gringano. Well, of course, hindi ko siya karimbal. Saan ko siya karimbal? Red. Pero, ma'am, kasi parang nirin siya yung, form. Nung contest, Red, ha? Nirehash din. Yung mga
bank accounts po ni former President Duterte, ni Pang-Adilet, saka yung sa inyo daw, na-join na fund daw. And sabi po ni PRRD na he's willing to push you, mag-dictate daw po in public, and he will also push you and your brothers, Kong Kulong and Mayor Castel, to resign daw, pag totoo daw po ng bank account. Sure reaction po, ma'am? Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan eh, di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga account. So, meron akong accounting nung, even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. So, tika lang, maliwanag ano ba? May inamin niya. May mga accounts na ito. At may mga transactions. So, hindi siya non-existent. Diba? Hindi non-existent yung mga ito mga accounts na ito na ipinakita ni Senator Trillanes. So totoo na may ganung account pero non-existent sabi niya. Pero bakit may transactions? Hindi niya dininay na yung mga bank accounts na yun ay nakapangalan sa kanya. Diba? Wala tayong dinig, no? Ang sinabi lang, nagtataka siya, bakit meron? Ang sabi doon ng taga-bank, baka non-existent. Kung non-existent siya, bakit may listahan yung mga taga-bank? Diba? At bakit may transaction? Ulitin nga natin, sandali ah. Nagugulan ako sa sagot niya. No, pag totoo daw po ng bank account, sure reaction po, ma'am. Oo, actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan eh, di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon. Oh, nandun niyo ah. Tinignan ko yung mga accounts na nakapangalan sa akin. Okay? Kailangan natin isa-isahin kasi ito. Wait lang ah. At tinanong ko sila isa-isa sa actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan eh, di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Oh, isang nakapangalan sa akin, di ba? Talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam. Oh, di ba? Tingnan natin ha. May mga accounts talaga na hindi alam ng bangko at hindi ko rin alam. Pero nandoon siya sa listahan. So, pero nandoon siya sa listahan, okay? Tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting nung, even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Oh, ano na? Putol na doon? Okay, sa akin na po. Ha? Diba? Ang labo na sagot, diba, mga kaklil? Kung hindi iyo, ito lang sa akin, ha? Diba? Go straight to the point. Wala akong ganyang account. Pinuntang ko yung mga bangko, walang ganyang account. Diba? Kahit ngayon pa lang, kukuha tayo ng certificate as of that date, 2016, they can issue a certificate na walang ganyang bank account na nakapangalan sa akin. Pero sa salita niya, parang walang diretsuhang pag-deny. Diba? Parang yung words, mga kaklir, parang nilaro. Diba? Parang nilaro ni VP Sara. Kasi ang sabi niya, oto, pinuntahan ko bawat isa yung mga bank accounts na nakapangalan sa akin. At meron nga ganyang accounts. Pero yung bank,
hindi alam at ako hindi ko alam. 'Di ba? At ang sabi sa akin malamang non-existent at rin ako yung mga transactions. So, medyo malabo, bitin, walang complete denial yung sagot ni VP Sara dito. Kasi kung wala talaga yan, mga ka-clear, ang sasabihin niya agad, wala yan. Meron nga ako dito certificate as early as 2016. Oh, humingi ako ng certificate sa bank. Nagpapatunay na yan ay mere creation of an imagination. Of a fertile, it's a creation of a fertile mind. Kasi wala talaga yan. Ito oh, 2016 pa to, wala yan. Kaya ito si Senator Tillanes ay nagsisinungaling. Dapat ganon. Diba? Dapat ganon. Kasi 2016 pa yung issue. Pero dapat concrete na yung pagkakasabi na wala. Para si Senator Tillanes, kumbaga, masampal niyo ng katotohanan kung totoong wala siya, kung totoong hindi tama, kung totoo na mali siya at gawa-gawa lang yung kanyang sinabi. Okay, tingnan natin ha, kasi sabay-sabay naman tayong pinanood dito mga kaklir. Hindi ko pa nadinig yung iba, okay? While you were at the House Committee on Good Governance, ma'am, they handed over a letter of invitation. Okay. Doon muna tayo. Wala na, di ba? So doon tayo, mag-concentrate tayo sa sagot niya ha. Mamaya titikapin natin yung mga tungkol sa invitation. Pero gusto ko kasi itong laliman, mga ka-clear, kung paano i-analisa. May nakita ba kayong denial? Sa salita, dito lang tayo babase ha. Di ko alam sa iba, mga iba niya sagot. Dito lang, sa sagot niya dito. Meron ba tayo na dinig na denial na those documents, those accounts, never existed at all? And I have the proof from the bank as early as 2016 na wala yan. Kinuha ko tong dokumento to from the bank para patunayan ko na may nagsisinungaling dito at hindi ako yun. Hindi ba dapat ganun? Dapat ganun. Dapat mas matapang ka kasi kung alam mo na yung kumakalaban sa'yo, hindi naman pala totoo yung sinasabi. Pero bakit parang ang hinay ng salita mo, dito ha, mga clear, pag inulit mo to, mahinay siya magsalita, hindi tumbok yung sagot, umikot lang yung mga salita niya, pero walang tumbok kung talagang kanya o hindi. Hindi ba? Tanda natin, may binigay na mga numbers, account numbers itong si Senator Santillanes. Diba? Yun lang yung nakita ko. Kasi if you're brave enough, because you're telling the truth, mas matapang ka pa kaysa kay Senator Tillanes magsalita. Because you have your own evidence. Diba? Diba? Yun lang yung sa akin. Kasi meron eh. May listahan eh. Attorney Claire, sabi ni Noel. Oh, ba't na wala? Okay. Attorney, sabi ni Belia Diamson. Attorney, obvious naman po na ang totoo mga claims si Senator Tillanes. Kasi kung hindi dapat kinasuhan na nila si Senator Tillanes. Actually, pwede na talagang kasuhan. Senator Tillanes, way back. 2016, libel. Tapos may gamit pa na social media, social libel. Cyber libel. Okay? Pero bakit? Kasi one of the defense, unless may motibo ha, na mali, may malice. Pero pag nasasabi ka ng totoo, one of the defenses ng libel is the truth. Especially kung itong truth na to ay para sa ikabubuti ng komunidad. Hindi dahil meron ka lang mali siya. Kasi kahit matruth ang sinabi mo, pero kung may malis ka to destroy that person, pwede pa rin siyang libel. Okay? Pero kung ang purpose mo is social awareness, so you're telling the truth. Diba? Depensa yun sa libel. And, kapag nagsampa sila ng libel, mas magkakaroon ng chance
si Senator Tillanes na ipalabas yung accounts na yun. Bakit? Kasi may case na. So pag nagkaroon ng case ng libel, di ba papatunayan nila na nagsisinungaling si Sentry. So ang gagawin naman si Sentry ngayon, magre-request siya sa bank to prove that he's telling the truth and to allow him to open. Di ba? To allow the banks to testify on these accounts. Lalabas. So mas mabuting hindi nila idemanda kasi walang kaso about the bank accounts. Pag kinasuhan nila yun, ma-o-open yun. Pang! Okay? So yun yun aking nakikita. Okay? Tuwing nga natin, sige pa. So yun lang, kasi sabi ko parang hindi siya ganun katapang magsalita. Napaka, as compared sa kanyang press con, naggalit na galit siya kay PBBM about the Sarilos. Diba? Tapos yung hindi niya paggamit ang 250 airlift wing. Iba, sa ora niya rito, nung dinideny niya, hindi, nung tinanong siya about the bank deposits at sumagot siya, no? Kung ikukumpara yung pagkalumanay niya dito, doon sa ginawa niya sa press ko, nagalit na galit siya kay PBBM, magkaiba. Iba ang tapang niya doon, iba ang hinaho niya rito. Diba? Pero di ba dapat mas maging matapang ka dito kasi inaakusahan kayo. Inaakusahan kayo na yung pera na yun ay galing sa illegal drug trade. Felicidad Nagata, the Dutertes are messing our country. Hindi na sila dapat maupo sa gobyerno. Lahat sila mag-aama, hindi normal lang ang utak. Parang may mental issues. The way they talk, their actions, our country is at risk. Thank you, Felicidad. Okay, Master Pogi, yes. It's like making a mockery of justice system. Yes, yun yun eh. So, sabi ko nga, mga kaklir, tayo hindi tayo dito nag-iimbento ng kwento. Diba? Lahat dito, binabasa lang natin or ina-analyze natin kung ano yung kilos nila, ano yung salita nila. Yung ina-analyze natin dito, galing naman sa kanila. Ricky Sobrevega. Ang standing FPRRD, kapag na-corner siya, gagawa siya ng eksena para malihis ang issues. I think so. O, yun siguro yung sinasabi ni BP Sara na best dramatic actor. Miss Montreal, ato yung delikado kapag yung pamilya Duterte ay nabalik sa power. 101% malalagay sa peligro ang bansang Pilipinas at kawawa ang mga Pilipinas. At marami silang gagantihan. Kasi ganun yung style eh, na pinakita nila before. Benga kay De Lima, Benga kay Trillanes, remember? Remember ginawa nila din kay Trillanes, kay Sentry? Gusto na ipakulong, di ba? Di ba ni-revoke yung amnesty? Samantala, hindi pa siya nagbigay ng amnesty noon. Okay. So, okay? Turingan natin kung ano pa sinabi niya dito. Okay. Pero yun lang kasi yung pinaka-meet ng ating discussion ngayon. What was your initial reaction po and pupunta po pa kayo sa next hearing? Initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung interview ko sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearing. Sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. Nakalimutan ata nila na imbitahin ako. Inibita nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon, hindi man nila ako. Tinanong kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi. Pero di ba paano siyang tatanungin? Paano siya magsasita? Hindi naman siya nag-o-oath. Nag-take ng oath. Diba? Ko alam. Pero tuloy, ito mga kaklir. Tama si ano kanina yung kaklir natin, sinabi niya na pagka nako-corner, gumagawa ng eksena. With this, tingnan nyo ha, paano iba to yung kasalanan sa iba. Ito ha, una, dapat kasi inaaral natin talaga eh. Una, natatanda nyo in-invite siya sa committee on, good government, di ba? Public accountability and good government. In-invite siya, di ba?
Tapos ayaw mag-take ng oath. Pero pinagsalita pa siya. Diba? Pero hindi siya nag-take ng oath. Kung sabi ng iba, hindi ka na namin nahayaan magsalita kasi wala, hindi ka naman nag-take ng oath. Diba? Ngayon, dito, mapapansin yung mga ka-clear, ang sinisisi niya kung bakit hindi na siya umaaten is because, una, hindi na siya nakakatanggap ng invitation. Pangalawa, hindi siya iniimbita dahil nung nandun na siya, nakaupo lang siya, di naman siya tinatanong. Nasasayang oras niya. Pero kung babalikan mo bakit hindi ka tinatanong, it's because fault niya. Diba? Pero sabihin niya, hindi niya fault. Kasi hindi naman siya resource person. Ay, hindi siya witness. Diba? Hindi siya witness. At siya resource person lang. So, pwede, pinapaikot niya yung mga sitwasyon para bumagay to suit, no? Yung interest niya. Para pumabor sa kanya yung naratibo. So dito, lumalabas, papabor na naman sa kanya yung naratibo dahil nandun ako eh. Di naman niya ako tinatanong. Pero never niya binanggit na hindi siya nag-take ng oath. Di ba? Okay. Kung bakit inimbita nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong, pero hindi ako a-attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako eh, pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. See, di ba? Nakita nyo kung saan na yung baling ng sise? Di ba? Tignan natin na, ngayon ko lang ito natin eh, sige ko. Pero we plan to send a letter. Oh, see, ayan ah. So, di ba? Yung hindi nakakaalam ng buong kwento na to, na-delete na yung kwento tungkol sa ayaw niyang mag-take ng oath. And that's the reason why hindi na siya tinanong kasi ayaw niya, nag-refuse siya to take the oath. Pero di ba, na-delete sa kwento, ang lumabas na may kasalanan, yung Kongreso. Nandun naman ako eh. Hindi na ako ate, sayang ang oras ko eh. Nandun naman ako, di naman ako tinatanong, nakaupo lang ako doon. Di ba? We plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Pero di ba mas maganda mga ka-clear? Talagang dapat nandoon siya. Kasi dapat ma-prove niya, ano mapaliwanag niya, bakit ka nagpamigay ng pera? Hindi ba yan ay labag? Diba? Sa anti-graft and corrupt practices? Bakit ka nagbigay ng envelope na may namang pera sa mga piling tao? Hindi lahat yun. Sa piling tao pa yun. Yun yung dapat niya masagot. Bakit ka nagpakuha ng maling dokumento para lang ma-justify yung 15 million pesos na ginastos nyo? Yung pala, ang kinuha nyo lang, yung certificate from AFP, na hindi nyo naman ginastosan. Typo error? Parang malabong typo error lang yun, di ba? That's 15 million. Kaya dapat talaga mga ka-clear, mas magandang siya yung sumagot nun. Diba? Okay? So tingin ko yun lang mga pinaka-importanting makukuha natin. Ma'am, additional sa binanggit niya rin, though this is not here anymore, binanggit ulit ni Trinianis yung sinasabi yung kapatid niyo po is a transgender, even if it is your husband for the attorney. Siguro mas maayo kung sila na lang ang ato ang patubagon ni Ana, no? Sila na lang ang pasagutin natin, si Congressman Pulong Duterte and si Attorney Manasses Carpio. Oh, sorry, I have to ask this. Yes. Sabi ni Presidente sa hearing na, sige, bukas na mag-imbestiga ng ICC. Are you worried about this statement? Kasi parang palabas na rin ang Malacanang saying na if the President will surrender himself, parang wala na rin, parang wala na rin silang It's best to be answered by the lawyers. Meron din akong lawyer sa ICC, but wala. Hindi kami nagka-dis,
nagkausap kasi after nung hearing, so hindi ko alam kung anong way forward nung nitong ICC. Pero you think, ma'am, the family has to prepare doon sa naging statement ni Presidente? I mean, the PRRD. Siya siguro ang dapat maghanda kasi siya yung mauunang dalhin doon ni. Eh. Pero, lumalabas yata kasi mga clear, according to Sentry, parang as of now, malabo pa na mapasama siya kaso si BP Sara. Sa akin, wala pa naman eh. Sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. Medyo kahit papano nakita natin ano yung dating ng Quadcom hearing sa kanila. Bakit hindi... Dito pa lang makikita ko rin kung ba't hindi siya umaaten sa ibang hearings. Kung paano nila ito trato. Pero sa akin, isa to ha, kung bakit hindi siya umaaten. Maliban sa malimang hindi siniseryoso, or sobra niya siniseryoso at takot siya na maibunyag pa lahat on her part. Kasi si dating Pangulo Duterte umapir naman at maraming binunyag, di ba? Kay VP Sara, baka mas takot siya kapag tinanong sila ng tinanong, may lumabas, especially kung tao niya ang sasagot. Siya, pwede siya maging ano eh, yung sinasabi nga nilang parang bratinela sumagot, di ba? Kakayanin pa niyo yun kasi hindi naman siya babastusin sa house. Di ba? Pero yung mga ibang tao niya, mapipilitan niyo sumagot kung ano nangyari. Kasi hindi naman siya, hindi sila si VP Sara. Di ba? Yun. Tingin ko, maliban sa drama queen siya, according to her tatay, tingin ko, may kabog din. May kabog. Ang nakakapagtaka lang naman, di ba sabi niya, wala namang issues of funds. Wala naman. So why be afraid to tell the truth? Kung truth naman yung sasabihin niyo. At wala naman kayong sabit. Di ba? Sabi ko nga lahat ng kumakalaban sa inyo, kung mapapatunayan nyo mali sila lahat, hindi ba parang you will become the victor? Di ba? Mapapakita pa mo sa mga tao na ikaw yung inaapi kasi ikaw ay gumagawa ng tama. At walang pwedeng iba to sa'yo na mali. Dahil lahat yan, kumpleto ng resibo. Ang problema, lahat ng umaapir ngayon, di ba? Ang lahat ng nakikita ngayon, italiwas to sa sinasabing na walang misuse of funds. Lumalabas dito talaga, may misuse of funds. Because to sa mga sinabi ng mga tao nyo. Diba? Tapos kayo, yung mga tao na nandun sa loob ng kusina, nakasama mo, na pinagtitiwalaan mo, ayaw mong papuntahin or hindi mo punta because marami kayo inuutos. Diba? Ayan, ano sa palagay nyo? Tama ba ang mga paliwanag ni Attorney Claire Castro? Comment lang po down below at magbabalik ang usapan, Tito Manny. Diyos, ti Agnina.